Hello again, this is Jade Martin, and I'm here to do another pick a card reading session. So kakatapos lang ng live streaming ko kanina, mamaya may client ako, so bago do yun, gusto ko muna magpagpag ng energy ko, kaya mag-pick a card reading muna tayo. And our question for today's session is, madalas din itong tinatanong sa akin ng mga client ko, mas minahal ba niya ako kesa sa kanya? So, hindi ko talaga maisip pa sa kayo kung paano ko ba i-construct yung tanong. Pero ang picture nyo is this, ha? Kung tinatanong niyo sa sarili ninyo, kung mas minahal ka ba ng current partner mo, kung para sa isang tao na iisip mo, either ex ba niya, o isang naging karelasyon niya dati, ito na yung chance para masagot ng tao yung tanong na yan sa isip mo. So again, our question for the day, mas minahal ba niya ako o siya? Parang ganun, ano, mamaya ako na ayusin siguro yung pagkakakonstruct ng tanong. So for this reading, ang gagamitin ko is my Fae Tarot. Medyo luma na rin ito kasi talagang gamit na gamit ito. Favorite ko to dati. So again, ang mechanics natin for the pick a card reading, pipili kayo ng isang number from 1 to 4. So ang choices nyo are either 1, 2, 3, or 4. Tapos for each number, mag-draw ako ng card. Yun ang magiging sagot ng tarot sa tanong natin for today. Sino ba ang mas minahal niya, ako o siya? Whoever that person is, so isipin nyo kung sino yung tao, sasagutin natin ngayon through tarot reading kung mas minahal ba niya yun kesa sa iyo. So kung nakapili na kayo ng number, i-reveal ko na isa-isa kung ano ang sagot ng tarot cards. By the way, kung ano man ang marinig din yung sagot ngayon, general reading lang yan. Kung gusto nyo ng mas personal, mas comprehensive, mas meaningful na tarot reading from me, puntahan ninyo yung Facebook page ko na Insight with Jade Martin, pakilike na rin, tapos mag-send kayo sa akin doon ng private message to inquire about my services. So now, kung pinili ninyo ang number 1, ito ang sagot ng tarot. Mas minahal ka ba niya o mas minahal niya yung isa? Ang sagot ng tarot, so far maganda. Kasi ang sabi ng tarot, mas minahal ka niya kaysa dun sa isa na yun, kung sino man yun. Kasi nung nakilala ka niya, nalipat na lahat ng attention niya sa'yo. Saka parang sa ngayon ang nakikita ko, mas marami siyang plano for you at para sa inyong dalawa. Kaya ang sabi ng tarot, mas minahal ka niya kaysa doon sa isang taong iniisip mo. So that's number 1. Para sa mga pumili naman ng number 2, ang sabi ng card na ito para sa mga pumili ng number 2, mukhang nagkaroon sila ng past relationship ng taong iniisip mo at hindi pa siya talaga totally nakaka-move on from the pain. Kaya ang sinasabi ng tarot, mahal pa rin niya talaga yung taong yun. And there is a big chance na hindi ka pa niya talaga namamahal ng buo kasi nga majority ng feelings niya naiwan pa doon sa taong yon. Kaya ang sabi ng tarot, mas mahal niya yon kaysa sa iyo or mas minahal niya. Pero wag naman nating alisin yung chances na sinasabi ng tarot na meron pa naman talagang pagkakataon na mas lumalim pa yung feelings niya para sa iyo. Kaya lang, before that happens, kailangan muna talagang maka-overcome siya ng tuluyan or ng completely from that person. Kasi agad hindi siya nakaka-move on doon, hindi kanya talaga magagawang mahalin ng buong buo. So, that's number 2. Kung ang pinili mo naman ay number 3, ang sabi ng tarot, wala naman talaga comparison kasi pareho niya kayong minahal. Kung paano niya minahal yung isa, ganun ka rin niya minamahal sa ngayon. Kaya lang, ang downside, hindi pa talaga sila totally nagkakaroon ng closure, hindi pa talaga sila totally nagsasara ng pintuan, maaari may communication pa sila, and because of that, malaki pa rin yung chances na magkabalikan, and when that happens, saan ka napupulutin? Parang ganun lang yung sinasabi ng tarot cards. Mahal ka naman niya at mahal niya rin yun, wala namang comparison, it's just that, malaki pa yung chance na magkabalikan sila kasi wala pa silang closure at hindi pa talaga sila totally nagko-close ng feelings nila for each other. Pareho pa may interest, kumbaga. So last but not least is number 4.
kung ang pinili mo is card number or pinili mong number is 4, ito yung sagot para sa iyo. Mas mahal ka na niya. Nung umpisa, syempre, nung kayong dalawa pa lang ay bago, mas lamang pa rin yung feelings niya doon sa isa. Pero since mas madalas na kayo nagkakasama, nagkakausap, na-develop na talaga ng unti-unti yung feelings niya para sa iyo. Kaya sa ngayon, nararamdaman niyang mas mahal ka na niya kumpara doon sa isang tao na yon. So, napakaganda naman ang sinasabi na itong card na ito kasi there is a big chance that your relationship will be moving forward, will progress, and there is a big chance nga na magtuloy-tuloy yan, pwedeng maging long-term na may chances nga na magkatuluyan pa kayo kung hindi pa kayo ang mag-asawa. So, that's all for our pick a card reading for today. Yung question natin again is, sino ba yung mas minahal niya? Mas minahal ba niya ako o siya? So, kung gusto nyo pa ng mas additional information, always remember, this is just a general reading, pwede kayo magpa-private consultation sa akin. Mag-inquire na lang kayo from my Facebook page, hanapin nyo lang yung Insight with Jade Martin, mag-send kayo sa akin doon ng private message. By the way, if you're new to my channel, do not forget to subscribe. I-like nyo na rin po itong video na ito, tapos i-on nyo yung notification bell para every time meron akong fresh upload, iba notify kayo agad. And also, I'd like to take this opportunity to promote na every Wednesday, nagla-livestream ako on YouTube at nagbibigay ako ng free tarot reading. So, kung gusto nyo po magkaroon ng opportunity to ask the tarot for free, pwede kayong manood sa livestreaming ko every Wednesday at 2 PM in the afternoon. Thank you for watching. May you always be filled with insight. I'll see you again next time.